Okay, so isa-isahin po natin yung ating immunity. So we have your NP. So we have your NP, natural passive. So ibig sabihin ng natural passive, maternal yung transmission ng immunity. So natural passive, nanay papasa. Anong ipapasa ni nanay? The IgG antibody from your placenta. Then we have also your nanay pasuso. We have your transmission of antibody A or the IgA from your breastfeeding. So that is your maternal transmission of your natural passive immunity. So pag sinabi naman nating natural active NA, so pag sinabi mong NA, nagkasakit ako. So NA, nagkasakit ako. So post exposure or exposure to a certain antigen or infection, nakaka-develop yung katawan mo or sarili mong katawan ng certain antibody against that certain agent or infection. So para pag na-expose ka ulit sa isang certain agent or infectious disease na yan, hindi ka na mahahawaan pa ng sakit na yon. So that's your natural active, kasi nagkasakit ako. So we have also your artificial passive. So pag sinabi naman nating artificial passive, yan yung mga nare-receive mong mga antibodies or mga immunity. So na artificial passive, artificial kasi galing na yan sa synthetic source, kasi hindi na ginawa yan ng katawan mo, na-administer lang yan sa katawan mo para mag-rack yung katawan mo at bumuo ng sarili mong antibody. So artificial passive. So ano ba yung artificial passive na yun? Yung mga tinuturok sa atin na immediate na yung effect kapag itinurok sa katawan mo. Example, nagbigay ka ng gamma globulin. So yung gamma globulin, that is an artificial passive. Okay? So yung mga serum natin, that is your artificial passive. Yung mga anti-tetanus natin, that is your artificial passive. Bakit? Kasi pagkaturok mo ng anti-tetanus, immediate na yung act or yung effect ng anti-tetanus sa katawan mo. So hindi na niya i-stimulate yung katawan mo para gumawa ng antibody pa. So that's your artificial passive. At pag sinabi naman nating artificial active from artificial or synthetic source, itinurok sa katawan mo, pero ang gagawa pa rin ng immunity yung sarili mong katawan. Bubuo ng antibody yung katawan mo. Example, artificial active AA, aray-aray. Ano ibig sabihin ng aray-aray? Yan yung tinurukan ka ng karayom. Bakit ka tinurukan ng karayom? Kasi that is your vaccine immunization. Lahat ng mga vaccine immunization sa ating EPI, it will create your artificial active immunity. Bakit artificial active? Kasi AA, aray-aray po yan. Okay? So that's your different types of immunity. We have your natural passive. That is your nanay papasa. Natural active, nagkasakit ako. Artificial passive, ako'y paturok kasi ikaw ay kinagat ng aso, ikaw ay nakaapak na, kinakalawang na pako. Okay? Then, ako'y paturok. Yun. AP, artificial passive, and AA, aray-aray for vaccine immunization. So, that's your artificial active. AA, aray-aray. Okay? So, these are your different types of immunity. Number 27. So, which of the following is not a complication of bilharziosis? So, A, liver cirrhosis and portal hypertension. B, core pulmonary hypertension. C, meningitis and hepatomegaly. Or D, ascites and renal failure. Okay, so that is your number 27. Okay, so number 27, the correct answer is letter C. So letter C, we have your meningitis and your hepatomegaly. So letter C, meningitis is not a complication of your bilharziosis. So pag sinabi po natin bilharziosis, bilharziosis is the other name of your schistosomiasis. And schistosomiasis is the snail fever. So snail fever is common endemic disease in the Philippines, especially po sa Region 5, sa Bicol, sa Samar, Leyte, at saka sa Davao and Sarangani provinces. Commonly affected po dito yung mga farmers natin kasi common na makikita mo yung ating vector sa ating mga agricultural places. Okay, so the vector of your schistosomiasis is the freshwater snail or the tiny yellow snail known as the Oncomelania eupenis quadraci snail. Okay, so yun po yung nagdadala ng ating parasite na nagkokos ng ating schistosomiasis. Okay. The causative agent of your schistosomiasis is the parasite. The schistosoma parasite known as the schistosoma japonicum, schistosoma hematobium, schistosoma intercalatum, at saka si schistosoma mansoni. Ang pinakadelikado po sa kanilang lahat ay si schistosoma mansoni. Bakit si schistosoma mansoni? Kasi siya po ay kaya po niyang mag-cross sa barrier ng ating brain. So, pwede po siyang pumunta sa ating brain at doon po siyang mag-lay ng cercariae or yung kanyang mga itlog. Okay? So, ang pinakadelikado ay si mansoni, pero ang pinaka-common sa Pilipinas ay si japonicum or si schistosoma japonicum. Okay, the mode of transmission of your schistosomiasis is waterborne or contact to your contaminated waters. Kasi yung ating snail ay nasa
fresh waters. Okay, so yun po yung ating schistosomiasis. So the signs and symptoms of schistosomiasis is known as the Katayama syndrome. Okay, ang Katayama syndrome po yan is a group of signs and symptoms kung saan makikita mo dito yung ball lips na mnemonics. The ball lips mnemonics. So B for the bulging abdomen, A for the abdominal pain, L for your liver enlargement. Then next L, we have also your low-grade fever. Then next, we have your I, we have your inflammation of your spleen. P for your pallor, and S for your seizure. So patog mnemonic sign is we have your snail fever or your low-grade fever with your seizure. So yun po yung ating snail fever or the schistosomiasis. So karaniwang ginagamit natin diagnostic test sa ating schistosomiasis is we have your circumoval precipitin test. Ang circumoval precipitin test ay blood test po yan para madetect natin yung Mansoni sa kanyang dugo. Kapag si stool naman po tayo kukuha ng sample, ang tawag naman po natin sa ating diagnostic test na yon ay yung Kato-Katz test. Stool culture test for your parasite or schistosoma, Kato-Katz test naman po ang tawag natin doon. So the treatment of your schistosomiasis is the praziquantel drug. So that is the gold standard drug for your schistosomiasis, okay? So the gold standard is your schistosomiasis drug is your praziquantel. So the most common complication of your schistosomiasis is your liver cirrhosis. Okay, liver cirrhosis, most common complication of your schistosomiasis. So the answer is letter C. Meningitis is not a complication of your schistosomiasis.